Magandang araw ngayon. I-discuss natin ang centroid at kung ano yung pinakaiba niya sa center of gravity. Center of gravity, siya yung point na kung saan yung line of action ng ating weight ay laging nagpapas. Halimbawa, dito sa ating figure, kapag ang aking object ay nakahang sa may point A, yung aking weight ay nandito sa may center of gravity ko. At kapag nilipat ko siya at nilagay ko si point B dito, same pa rin aking position ng weight. Nandito pa rin siya sa ating center of gravity. Ganoon din kapag si point C naman ang aking hinang, nasa may center of gravity pa rin ang aking weight. Punta lang sa centroid. Ang centroid naman ay yung point na corresponding sa center of gravity ko ng aking plate na kung saan meron siyang infinitesimal thickness. Infinitesimal, ibig sabihin, sobrang nipis lang niya, nilalik natin yung thickness ng ating plate. Kung saan naging two-dimensional nga lang ang ating object. Okay? So, para ma-locate yan, meron tayong dapat reference axis in terms of x and in terms of y. So, kapag meron tayong y-axis, ang kinukuha natin dyan ay yung ating x location ng ating centroid. So, matang pag x-axis naman, ang kinukuha natin ay yung y location naman ng ating centroid. So, paano nakuha yan? Ginagawa natin yan, binibreakdown natin ating shapes into geometric shapes na madali nating ma-determine ang centroid nila. Halimbawa, itong part na to, yung ating figure. So, kung mapapansin nyo, meron ka tayong malaking rectangle dyan na kung saan, binawasan lang siya ng semicircle tsaka ng triangle. Kailangan lang natin makuha yung kani-kanilang area at yung distance ng bawat isa sa ating reference axis. So, pag nakuha mo na yun, ang gagawin mo lang ay imumultiply natin yung area nila times dun sa may distance nila doon sa may reference axis natin, then i-divide natin doon sa may kanilang total area. Parehas yan sa x bar saka sa y bar natin. Doon sa location ng ating centroid in terms of x and in terms of y natin. Okay? So, ito yung mga common geometric shapes na magagamit natin sa ating topic. Meron tayong rectangle, meron tayong triangle, meron tayong spandrel. Para sa rectangle, alam natin yung area niya, meron tayong base sa yung side. Then, alam naman natin na kahit saan tayo magtungo, basta nasa magkabilang dulo yung ating reference, lagi lang tayo naka-over 2 sa kanyang centroid. Samantala sa may triangle, meron tayong base times height na lagi naka-over 2 kapag area ang pinag-usapan. Okay? Then, kung naalala ninyo, kapag meron tayong patusok, diba sabi natin, ang pinaka-distance niya ay 2/3 mula doon sa ating centroid. 2/3 na ang pinaka-height natin kasi ito yung ating distance eh. Then, sa may pinaka-baba, kapag pinaka-L part natin o yung hindi nga sa may ng patusok, meron tayong 1/3 ng h. Pamasin nyo, sa may y-bar natin, ang nakalagay dito h over 3. Kasi nga, yung ating reference ay nasa may pinaka-baba. Pero kung nasa may taas tayo, ang ating y-bar ay 2/3 ng h. Then, kung mapasin nyo, doon naman sa ating x-bar, yung reference sa y-axis natin ay nasa may kalawang side, b over 2 lang ang ating x-bar. Bakit? Kasi mapasin nyo, isa lang siyang equilateral triangle, meaning nasa may gitna talaga ng ating triangle yung ating pinaka-centroid. Kasi sa previous lecture natin, halos di ba kadalasan sa ating previous lecture, puro lang tayong right triangle. So, kaya di natin na base over to tayo. Pero pag right triangle yan, ganun lang tayo lagi. Kailangan natin ma-determine sino ba yung 1/3 at sino ba yung 2/3 natin. Diba po, sa figure na to. Dito, meron tayong 2/3 ng base. Dito, 1/3 ng base naman. Kasi ito yung patusok. Ito yung pa-L natin. Samantala sa may pataas naman natin, ito yung ating pa-L. Ito yung ating 1/3 ng height. Samantala yung taas naman, yung mayroong patusok na part, ayun ang ating 2/3 ng height natin. Paano kapag hindi tayo equilateral triangle, meron tayong scalene triangle? Di pare-parehas yung ating sides. Ang gagawin na natin, kailangan natin siya matibate sa dalawang triangle. Dalawang right triangle. Kasi nga, hindi natin malalaman yung location ng ating centroid in terms of x-bar natin. Hindi natin alam kung saan part siya dyan. So, gawin natin, hatiin na natin siya sa dalawang triangle and individually, tingnan natin yung kanilang distance sa centroid dun sa ating y-axis. Then, summation natin, then, ayun, makuha natin yung ating
location ng centroid. Next, meron tayong circle, semicircle, and meron tayong quarter circle na kung saan ang circle natin ay mayroong area na pi r squared. Samantalang ating semicircle, meron tayong pi r squared over 2. Then ating quarter circle, ay meron tayong pi r squared over 4 naman. Baga, hinahati lang natin ating circle, depende sa kung ano lang ang meron tayo. Okay? Para sa ating circle, lagi tayo, ang reference natin ay lagi sa may pinakababa at pinakaliwa. Pero magbabago nga yan, depende sa ating mga hinahanap. So para sa ating circle, ang distance ng nating center o ating centroid mula sa ating reference ay r lamang. Para siya sa x bar man o sa may y bar. Ayan. Kasi nga, sabi natin, ang radius ay nagmumula sa may center papunta doon sa may part ng ating circle. Kaya r lang tayo lagi dyan. Kung saan ka mang side ng circle natin magmuha. Dito sa ating semicircle, medyo magbabago doon sa ating part ng y bar. Kasi mapasin nyo, yung ating x bar ay r lamang din. Kasi pag hinati mo yung ating circle, sa may gitna, meron tayong hati sa dalawang parts ng ating circle. Pero pag yung ating circle, hinati mo horizontally, yan, hindi siya pantay. Hindi pantay yung taas at yung baba natin. Kapag meron lang location yung ating circle, mula sa may pinaka-horizontal niya o sa pinaka-center ng original circle natin na magpapantay doon sa dalawang part natin na ito. Ito unang part, ito yung pangalawang part natin. So, anong distance yun? So, mula sa may gitna ng ating original circle, pumunta doon sa may centroid ng sa ating semicircle, meron tayong 4r over 3 pi. Yan. Okay? Lagi tandaan. Lagi lang siyang nagmumula dito sa may gitna ng ating circle. Hindi siya sa may taas. Dito lang siya sa may pinaka baba. Okay? 4r over 3 pi. Kaya ganoon din sa ating quarter circle. Yan nga, kapag hinati natin ating quarter circle sa gitna, hindi na siya pantay. Ganoon din kapag horizontally, hindi na rin siya papantay. Kaya ginagawa natin, din tayo r ang distance niya, kundi 4r over 3 pi na. Mula sa may pinaka gitna ng ating original circle, papunta doon sa may centroid ng ating quarter circle. 4r over 3 pi, 4r over 3 pi. Sir, paano kapag reference tayo sa may pinakataas? Paano kaya makuha yung centroid nito? Madali lang. Ano lang gagawin natin? Gagawin nyo lang para makuha yan is minus ang natin yung ating radius to sa ating 4r over 3 pi. Bakit? Sabi nga natin, mula sa may pinatoktok, pupunta sa may center natin, meron tayong distance na r. E di ba nga sabi natin mula horizontal or mula dun sa may center na circle natin, pupunta sa may center na ating semicircle, 4 over 3 pi na. E di pag minus na lang natin silang dalawa. Kaya meron tayong r minus 4r over 3 pi dyan. Ganun din dito sa ating quarter circle. Kung gusto natin makuha yung distance niya mula sa kanang side or mula sa may taas na side, minus lang natin yung ating radius dun sa may 4r over 3 pi. Sa ating second version, para sa x bar, kapag ang x bar natin or ating object o ating area ay nasa kanang side na ating y-axis, tulad itong triangle na to, ang x bar natin ay dapat naka-positive. Samantalang kapag nasa kalawang side siya, tayo ay naka-negative. Para sa y bar naman, ang reference natin ay x-axis. Kapag nasa taas siya ng x-axis natin, tayong y bar natin ay positive. Samantalang kapag nasa baba siya, ang y bar natin ay negative. Okay? So, para ano natin, typical na sign convention natin, kapag pataas, positive, sa baba, negative, pag kanan, positive, pag kaliwa, negative. So, para mas maintindihan ba natin, magkaroon tayo ng example. So, sa example natin na to, meron tayong parang kalahating puso. Pinapakuha sa atin yung coordinate ng ating centroid gamit yung ang reference natin na yung x-axis natin nasa may baba. Samantala yung y-axis naman natin ay nasa may kaliwang side. Kung mapasin ninyo, itong ating pinaka total area ay pwede natin mahati sa dalawang part. Meron tayong semicircle sa may taas, meron tayong triangle sa may baba. So, ayan. Para mas madali, mas maganda gumawa tayo ng table. So, sa table na yan, nahati ko sa dalawang row. Meron tayong para sa semicircle at meron tayong para sa may triangle. Okay? So, kukunin natin yung area nila.
Then para sa semicircle, meron tayong pi r squared over h. Para sa triangle, meron tayong 1 half bh. Para sa x bar naman natin, or location ng x bar nila mula sa ating reference y axis, meron tayong r ng ating semicircle kung sa 3 inches. Samantalang sa triangle naman, meron tayong 1 third ng 6 para sa ating triangle. Kasi nga, ito yung pa L, L side natin, kaya 1 third lamang tayo dyan. Tingnan ba sa inyo, sa may x bar natin para sila naka-positive. Bakit? Sabi natin kanina, kapag nasa kanang side tayo ng ating y-axis, positive tayo. Then, itotal natin yung ating area para makuha natin yung A na gagamitin natin namaya sa pag-solve ng x bar ng kabuuan. Then, yung area natin o yung ating second column at yung ating third column, i-multiply natin para makuha natin yung AX. Para saan si AX? Ang gawin natin kay AX, i-add natin silang lahat para makuha naman natin itong summation nila. So, ano gagawin natin sa dalawang ito? Gawin natin sa kanila ay pag-divide natin. Summation tayo ng AX over sa total area, makuha mo yung x square mo na equals sa may 2.344 inches. Next, para naman sa ating y bar, para natin makuha yun. So, lilibat naman tayo sa pinakababa. So, kukunin natin yung distance natin centroid mula sa may pinaka baba naman. So, mapapansin ninyo sa may semicircle, siya sa triangle, para sa square tayo ng area. Hindi tayo magbagbago yan. Pero magbabago nga lang, so lang sinabi ko ninyo sa ating y bar. Kasi nga, nasa may baba na yung ating y axis. So, sa may y bar natin, mula sa may centroid ng semicircle, pumunta lamang sa may pinakababa niya, ito tayong 4r over 3 pi. Sir, saan nakuha yung 9 inches? Dito yun. Sa may pinakababa ng ating semicircle, pababa sa ating reference axis. Kaya meron tayong plus 9 dyan. Samantala dito sa may triangle naman natin, bakit may 2 thirds? Dahil ito yung ating patusok. Then, para makuha yung pinaka-distance niya, multiply natin sa may pinaka-length o pinaka-height natin. Which is C9. So, 2 thirds ng 9 tayo dyan. Then, parehas positive. Ulit. Ba't parehas positive? Dahil nga, nasaan sila? Nasa taas sila ng ating reference x-axis. Then, same-same lang ang ginawa natin sa ating x-bar. Multiply na natin si A kay Y. Then, i-add natin silang lahat. Then, i-divide natin sa may pinaka-area niya. Tulad dito. Then, makuha natin si y bar natin. Okay? So, yun. So, ito yung ating distance ng centroid mula sa ating y-axis at saka sa ating x-axis. Actually, madali lang natin ma-check yan. Ma-check natin yan kapag naggawa tayo ng panibagong reference axis natin, kapag tinignan natin yung distance sila, kailangan hindi mag-overlap doon sa ating centroid. Sir, paano yun? Mababa, ganito. Pinitan ko ang ating coordinate. Pinitan ko yung ating reference axis. Ginawa ko, sa x-axis ko ay nasa may taas na, samantala yung y-axis ko ay nasa may kanang side na. Huwag kang magkabila ang side. Kanina, kaliwa, baba. Ngayon, nasa may taas, kanan. So, dapat yung distance sila, hindi mag-overlap doon sa ating location ng centroid natin. So, ano kayong mangyayari dito? Same pa rin tayo ng area. Ang magbabago lang yung distance ng ating centroid sa ating reference point. So, ngayon, papasin nyo, negative sign na tayo. Bakit? Kasi nga, nasa kalawang side na tayo ng ating reference. Okay? So, negative 3. O, equal lang pa rin yan sa may ating radius. Then dito, sa ating triangle, 2 thirds naman tayo ng ating 6 inches dahil nga na doon nating patusok. Then, nandito yung ating negative sign. Kasi yun, hindi ako naglagay ng negative sign dito. Kasi baka kasi magkakalituhan at baka kasi meron pa tayong kailangan i-add or i-minus, baka magkalituhan. So, ang ginagawa ko, i-add ko muna yung pinaka-total distance sila. Then, sa may pinaka-dulo ko, doon ko nilalagay yung aking sign. Kung negative ba siya or positive. Kung nasa ang side siya ng ating reference axis. So, dito, ayan, 2 times 6, equals siya sa may negative 4. Negative, indicating na nasa may kalawa tayo ng ating axis o ng ating y axis. Then, multiply natin yan. Ayan, magkakaroon tayo ng negative sign sa ating ax. Negative, parehas. Kasi nga, parehas silang nasa may kalawa. Same time, positive kasi ang ating area. So, total natin yan. Yung summation natin, ax. Then, yung total area natin, i-divide natin silang dalawa. Mukha mo si x square mo na negative 3.656 inches. So, tungo naman tayo ngayon sa ating y bar. So, para sa pa rin tayo ng area.
Ang pinakaiba lang yung ating reference axis. Nasa may taas na siya ng ating total na ating figure. So, ngayon, mapapasin ninyo. So, may y bar natin. Nagkaroon ng 3 minus 4 r over 3 pi. Tulad sa sinabi ko kanina, para makuha mo yan, kailangan mo lang gawin ay minus mo yung ating radius dun sa ating 4r over 3 pi. Bakit? Kasi nga sabi natin kanina, yung 4r over 3 pi ang magagaling lang tuon sa may center na ating original circle o ito, dyan lang ating 3r, dyan yung ating 4r over 3 pi. So, kung ito yung ating 4r over 3 pi at yung nasa taas yung kinukuha natin, mag r minus 4r over 3 pi tayo. Okay? Then, negative sign. Bakit may negative sign? Kasi nga, indicating na nasaan tayo. Nasa iba tayo ng ating x-axis. Okay? Hindi ako naglagay dito anything na mag-involve sa reference natin. Kasi nga, baka magkalituan. Doon ako sa may pinaka-end natin. Okay? Next, sa may triangle naman natin sa may baba. So, gawin natin 3 inches ang ating distance mula sa may pinaka-reference axis natin hanggang sa may triangle natin, plus tayo ng 1/3 ng 9. 1/3 ng 9, bakit? Dahil ito yung ating L part. Okay? So, kasi ito, pag dito ka, 2/3 yan. Pero pag papa-L na part, 1/3 tayo yan. Okay? So, mayroon tayo negative 6 para dyan. Bakit negative 6? Kasi nga, nasunod tayo sa may baba ng ating reference axis. So, multiply mo lang lagi, AY. Then, after nyan, i-add natin. Then, divide natin sa may ating area. Makuha natin si negative 4.532. Kapag ayan yung ating reference axis, ayan yung ating x bar and y bar. Sir, tama ba yan? Tama yan. Dapat lang talaga hindi mag-overlap yung mga distance natin. So, basin nyo, pag pinag-add mo si 2.344 at si 3.656, equal dapat siya sa may 6. Then, si 7.469 at si 4.532 dapat equal siya sa may 12 naman kasi doon ang total natin na height. Okay? Ulit, sir, bakit po hindi mo sinama si negative? Bakit nga ba? Kasi nga sabi natin, ang negative sign ay indication lang na nasa may left side or nasa bottom edge siya ng ating reference axis. So, kapag pinag-add natin, huwag natin silang papansinin. Okay? Next example. Okay. So, man tayong ganitong shape naman. O, basin nyo, pwede ko siya mahati into 3 parts. Hatiin ko lang siya horizontal. Hatiin ko lang siya horizontally. Meron akong 1 dito, 2 and 3. Meron akong tatlong triangle. Ang reference axis ko, nasa may baba at nasa may kilawa. Unay ko muna si y axis. So, area, tama lang, 36 inches. So, area nila ay naka 1 half base times height lang tayo lagi. Dahil nga sila ay triangle. Then, para sa ating location na kanilang centered mula sa ating reference y-axis, ay meron lang tayo dito. Puro sila naka 1/3 kasi nga pa L lagi ang naka dikit or malapit sa kanila. Maliban dito sa may pangatlong side natin. Kasi nga sa pangatlong side, naka una yung patusok. Kaya 2/3 tayo ng 6 dyan. Then, kulang pa tayo ng plus 6 inches kasi nga ito yun. Yung distance mula sa pinapatusok patungo dun sa ating y-axis. Kaya meron kang 10 dyan. Then last sila, positive. Positive, positive, positive. Dahil nasaan sila? Nasa may kanang side ng ating x na ating y na ating reference y-axis. Then multiply, add, then divide sa may area. Paulit-ulit lang. Kunin ng area, kunin ng distance sa centroid mula sa ating reference y-axis, then multiply natin si a kay x, i-add, then divide mo sa may total area. Makukuha mo yung ating location mula sa ating reference axis. Okay? Ganun din dito sa ating y-bar. So, magbago lang yung ating y, ang ating area ay hindi magbabago yan. Y lang kasi nga nagbago yung ating reference. So, 1/3 para sa ating triangle dito dahil nga yung ating pa-L ay nauuna ay mas malapit sa ating reference axis. Dito naman sa ating dalawang maliit na triangle sa may baba ay 2/3 dahil nga nauna naman yung patusok na part natin.
Positive dahil para silang nasaan? Para silang nasa may taas ng ating x-axis, o ating reference x-axis. Then multiply sa ay. Then, add silang lahat. Then, divide mo sa may area. Mukha mo si 6 inches natin. So, yan yung location ng ating centroid. Mula sa ating reference sa y-axis, tsaka sa ating reference na x-axis. Okay, so, y ko sa 6 inches. So, nandito lang siya sa may mismong hati natin. Tama ba? So, nga 6 inches yung pinaka-height niya. Magbago naman tayo ng ating reference axis. So, gawin natin na siya sa may gitnang part. Pero this time, gawin natin, ibahin natin yung figure. Kasi kung mapasin nyo, sa may babang part, pwede ko hindi consider itong dalawang triangle na to. Ang pwede kong gawin, pwede ko siya i-consider as a whole rectangle, pero babawasan ko siya ng triangle sa may gitna. Ilalas ko itong area na to. Kasi hindi naman siya kasama. Okay? So, ito magiging figure ko ngayon. So, meron itong malaking triangle, malaking rectangle sa baba, then mababawas ko si area ng triangle ko na hindi naman kailangan. So, total pa rin niya ay 72 square inches. Tulad siya nung nakukuha natin kanina. So, walang pinagbago sa ating total area. Pinagbago lang siguro is mas mabilis natin siya makukuha. So, explore natin. Nasa kaliwang side yung ating centroid. So, 2 times 12 minus mo sa may 6 inches. Ito yon 6 inches. Makukuha na ng 2. So, nag-negative ako dahil nga nasa may kaliwang side na ating y-axis yung ating centroid ng malaki triangle na yan. Then, dahil nga nasa gitna, yung ating y-axis, ang ating reference y-axis, walang distance sa ating rectangle at ating triangle. Kaya, kahit i-multiply ko itong area ko dyan, 0 pa rin naman ako. Then, negative 72, ang total nila, divide ko sa 72 na total area, meron ka negative 1. Then, para naman sa y-bar, meron akong 2 thirds para sa ating triangle, negative 3, at negative 4 para sa ating rectangle at triangle na nasa baba. Kaya sila parehas na negative. Okay? So, ayun. Patasok ko ulit, oh. Babasin nyo. Kaya siya 2 thirds. Pero kung nasa baba siyang part, yung 1 third tayo dyan. Then, multiply lang natin sila. Babasin nyo, ayan. Nag-mother dito yung sign natin. Positive times positive, positive. Positive times negative, negative. Negative times negative, positive. So, total nila ay 0. So, kung mamamali tayo ng sign, mamamali tayo ng reference, di natin mapapansin yung sign convention natin para sa ating axis and para sa ating area, mamamali tayo ng sagot. Ang ating y bar ay equal sa may 0. So, yan. Ay, tama lang ang kanyang position. Mula sa may y axis natin, negative 1, then nandito yung ating centroid sa mismong reference axis natin. Yung sama naman din, base sa ating reference axis kanina. Okay na, ang x bar natin ay 5, ngayon naman ay 1, so total natin ay 6. Then sa ating y bar, total niya agad ay 6 inches. So wala na talaga tayong, 0 talaga yung ating distance mula sa ating reference axis na may 6 inches above the x axis natin na ito. Okay? Okay. Para sa last example, ayan, meron tayong itong klaseng shape. O saan, meron tayong malaking rectangle na nahati o nabawas, meron tayong semicircle, quarter circle, and meron tayong triangle. So, ang total niyan ay meron tayong apat na shape. O saan, ang meron tayong area ay yung ating rectangle na binawasan ng semicircle, quarter circle, at ng triangle. Kaya, that's yung tatlo ay negative. Okay? Then, yun. Ang distance nila, kunin lang natin. 29 inches, 4 inches, 15, and 16 inches. Sa lahat sila ay positive. Bakit positive lahat? Sa lahat sila ay nasa may kanang side ng ating y-axis. Then, ito ulit. Oh. Ito kasi madalas na nagkakamali kayo, papaliwanag ko pa rin ito sa inyo. Nakapaulit-ulit. Mula sa may pinakakaliwa hanggang sa pinakakanan, ayan ay may total na 18 inches. Kasi ito ay 12 inches. Then, plus 6 ka, meron 18 inches dyan. Then, saan galing to? Ayan yung ating 4R over 3 pi. Sabi nga natin, doon siya lagi sa may sentro ng ating original circle na kapag buo yung ating circle,
Ito yung sentro niya. Okay? Positive silang lahat. Then multiply si A kay X. Then, i-add sila lang 4. Makuha mo si summation AX. Di-divide mo sa may total error mo. Makuha mo si X bar natin. Then, para sa Y bar, same-same lang din. Same pa rin ng area. Pinagkaiba-iba lang ay yung ating Y bar naman. So, ayun. Ulit tayo. Tayong 12 naman dyan. Kasi mo na pinababa, pinataas 12 inches yan. Minus mo sa may 4R over 3 pi. Mukha mo yung ating distance, ating semicircle dyan. Same sa may quarter circle natin. 12 minus 4R over 3 pi. Then, sa ating triangle, dahil nakadikit naman siya sa ating x-axis, wala tayong kailangan i-add yan. Multiply, 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 multiply. Then, i-add mo silang lahat. Then, divide mo sa may total area. Makuha mo yung ating y bar. So, ito pinaka-position na ating x bar at ng ating y bar. Wala dito sa may ating reference axis. So, kung gusto nyo i-check yung ating, ano, yung ating sagot, pwede nyo i-check. Makuha lang kayo nga ng ibang reference axis na dapat hindi siya mag-overlap doon sa ating total length mula sa pagitan ng ating mga ginamit na reference axis. So, ngayon, tingnan natin kung naiintindihan nyo yung topic nating araw. Kunin natin yung location nating standard base dun sa reference X and Y axis natin. Then, paki-check sa comment section kung tama ba yung nakuha nyong sagot. So, yun lang. Maraming salamat.